Hi guys, magandang araw. Welcome to my channel. My name is Rina. In the midst of COVID-19 and everyone is in community quarantine, let me share to you the part 2. Part 2 of my previous video entitled What We Need to Know About Peace Lilies. In my first video, we discussed facts, features, benefits, hazards of peace lilies to health of humans and animals. But this time, I closely monitor, as in everyday morning, the transition of peace lilies from a bud to flower. By the way guys, I have a hanging question in my first video, why peace lily was named peace? According to my research, peace lily is a bringer of peace, symbolize prosperity, and express sympathy. Alam mo naman natin, pag color white has a positive connotation. Marami din naman tayong white flowers, kaya lang may kanya-kanya silang sinisymbolize. Okay, let's go to our topic. Una, ito, pinapakita ko sa inyo, na lumabas na yung pinakabad sa tangkay. Medyo maliit at mababa pa. That was March 1. March 4, pinapakita ko naman dito na tumaas na siya. In a span of 3 days, mga 2 to 3 inches ang itinaas. Ayaw lang bumaba nung picture. Mamaya makikita natin at mapapansin ninyo, may black spot sa gitna. Let's wait for the black spot. Ano kaya yun? Ayan, ang black spot. Let's watch and find out hanggang sa dulo ng video na ito. Ito guys, March 13 video. Hindi ko na isinama yung days na mula March 5 to 12 kasi wala naman ako nakikitang pagbabago sa bulaklak ng peace lily. From March 4 to 13 and in span of 9 days, medyo nag-broaden yung two sides niya. At mapapansin, mas tumaas pa siya na siguro another 2 inches pa from March 4 natin. At nasisilip ko na din yung pinakagitna niya. Naku, parang may lamok. Ayun nga, may lamok nga sa gitna, sa taas. Ayaw umalis ng lamok sa dulo. Parang alam niya yata na binivideo siya ah. Ayaw umalis-alis ng lamok oh. Ayun, ayun pa din siya. Ayan. Ito naman yung March 14. March 14, yung next day, slightly kita na yung loob. Ayan, kung mapapansin nyo. Pero may nakatagong pa ding part. Yung nakatiklop sa dalawang tabi. Yung height naman niya, hindi din naman nagbago. Tingnan nyo ang difference niya. Pero unti-unti na nga siyang bumubuka. So, tingnan natin yung susunod na araw, kinabukasan, kung ano naman ang pagbabago niya. Ito, March 15, the next day uli. Wala namang pagbabago masyado. Although, mas open na yung bulaklak ng peace lily. Ayan. Height is the same. Sinukat ko nga po ang height niya gamit ang tape measure. Mga nasa 12 inches na ang taas. Ito ay mula sa stem na pinagmulan nung pinakabuko niya. So, I think guys, ito na yung pinaka-peak ng height niya. Ito ay base sa specific na bulaklak na pinag-aaralan natin ngayon, ha? Hindi ko pa rin alam kung nagdidepende ba din siya sa temperature ng panahon, sa care na ginagawa ng iba sa araw-araw. O, depende. So, ito yung sa pag-aaral natin ngayon.
Ayan, nasinusukat ko na yung pinaka-height ng bulaklak ng pistili. Kaya lang, hindi na ipakita sa video nito yung taas at yung baba ng pagsukat. Pero guys, umabot siya ng 12 inches. March 18, ika-18 days ng bulaklak ng pislili natin. I think guys, this is it. Yan na yung pinakabuka ng bulaklak ng pislili natin. From March 1 to March 18, mga 18 days din bago nag-full bloom. Ito ay base uli sa pislili na inoobserbahan at pinag-aralan natin ngayon. Na ishinare ko sa inyo na kahit paano may new discovery tayo. Ngayon, alam nyo na ba ang sagot? Kung ano ang black spot doon sa pinakabuko kanina ng pislili? Kasi naman, malakas ang hangin dito sa amin. Ang likod kasi namin ay bukiran pa. Nahahampas ng dahon, buhat sa hangin ang mga buko kagaya nito at nagiging parang pilat. Hindi naman nakaapekto sa kabuuan niya. Well, puting-puti pa din naman siya at walang sira sa loob. Ito naman ay madalang na mangyari. Okay, that's it guys. From buko or bud ng pislili to the bloomiest part ng bulaklak ng pislili. So next episode, abangan natin from bloomiest ng pislili hanggang sa matuyo naman. Ilan days din kaya? Well, yan ang sasagutin natin sa susunod na episode. So kahit papaano, may naidagdag din kaalaman ang video na ito. So guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, please don't forget to click the like and subscribe. Thank you for watching and stay safe everyone.